entertainment. Ko na yung kanyang coolant dito para pagbabakalasin ko na to, guys. Yan, nandito yung thermostat natin. Yan. Ito yung thermo switch niya. Saka natin lalagay. Yan. Okay, guys. 10 millimeter yan. Ito, guys, kahit hindi na tayo magbakalas ng ignition distributor, ayun naman siya, malabas naman siya, guys, no? Ayan, nakalas ko na yung tornilyo niya. Dalawa lang yan, 10 millimeter. Okay. Ugutin nyo lang, ayan, oh. Isa, napakadumi, oh. Ito yung thermo switch. Ito yung thermostat, guys. Ito. Dikit na, ayan. Ay, wala na, sira na, guys, no? Oh, putol, no? Putol na, biyak. Ayan, oh. Nagiwalay na. Kaya ito yung napakainit ng hose niya, guys. Napakainit. Sobrang ano niya. Pati yung pagbinuksan mo to, yung takip ng radiator, ito. Nakikita mo, napaka bilis ng flow niya. Dahil ito hindi na gumagana to. Dahil ito sira na. Guys. Ito yung ipapalit natin, guys. Ito siya. Isa yan sa pinagmumulan ng overheat, guys. Yung tumataas yung ating temperature sa ating panel board. Okay. Yan yung pag nag-overheat ka, guys. Isa yan sa dahilan. Yan yung trabaho ng thermostat na yan. Kapag mainit yan, pag nakuha na yung init na nanggaling sa ating makina, guys, magbubukas yan. Bubukas siya. Tapos pag malamig naman, naka-close yan. Ganun yung laro ng thermostat. Ayun, napakarumi niya, guys. No? Lilinisin ko lang to. Okay, guys. Take notes lang. Ito. Ito, may proper way to sa paglagay. Yun, nakikita nyo yung bell na yun, guys. Yun, yung bell na yun. Kailangan yan, nakataas yan. No? Pag ganyan yung paglagay dyan. Ito yung thermostat at hindi siya nakabaligtad na ganyan, ha. Kailangan pa ganyan. Ito yung nakaturo dito sa labas, no. Ayun. Tapos yung bell na yon nasa taas. Upper. Yan, ganun, no. Yan, yun, ganyan. Yan, guys, no. Tapos ito yung pinaka-o-ring niya, guys. Eh, yung nabili, walang ganon. Ito pa yung sa original. Ito yung sa original. Lalagyan natin ng pandikit to. Meta gray. Okay? Yung, guys, nakalagay na yung o-ring, linagyan na natin ng pandikit. For safe din, pati dito, maglagay din tayo. Ganyan, nakatayo siya, guys. No? Yan. Yung bell, nasa taas. Okay, guys, ito yung wire na nanggaling sa ating auxiliary fan dito sa ating radiator. Dito yan, guys, tatakbo yan papunta dito sa ating thermo switch. Ito. Ayan, ilalagay na natin to. Yan. Tapos, ayan, tapos na tayo doon, no? Tapos na tayo doon sa kanyang thermostat. Dito na tayo sa kanyang starter, guys. Dahil na kukulang ng supply yan, guys. Parang natiktik, minsan wala.
parang wala siyang contact. Ngayon, maglalagay tayo ng relay, guys. Ito. Ito, kinalas ko to, guys. Ito. Ito yung sa positive to. Ito yung direct to battery papunta sa ating starter. Starter motor. Tapos ito, yung pinutol ko na to, ito yung sa papuntang solenoid. Ito yung pinagputulan niya. Ito. Ito. Linagay ko sa number 87. Ito, kinuha ko yung pinagputulan dito sa kanya solenoid. Linagay ko dito sa 87. Ito yung isusuksok ko sa solenoid, guys. No. Ito yung isusuksok ko, yung number 87. Tapos yung number 86, ito siya. Doon siya sa pinagputulan dito sa kanyang katita. Ito, dito ko itatap yan dito, no? Yan. Tapos yung number 30, ito siya. Dito sa kanyang positive. Ito, dito ko ilalagay yan. Ito, ilalagay ko to sa mismong starter, sa kanyang katawan ng starter. Doon nakalagay yan. Tapos yung number 85, ito yung body ground. Naka-ground lang to, guys, na? Ganun lang. Ilalagay ko na. Dito ko ilalagay yan, dito. Papakita ko na lang mamaya sa inyo pagtapos na. Okay, guys, yan. Naka-install na yung ating relay, guys. Nalagay ko na. Paandarin natin na wala muna yung kanyang airbox dito. Okay. Tingnan natin yung kanyang voltage kung nakakarga to. Yung battery, kung good pa ba yung kanyang alternator, guys. Okay, guys, yan, tinandar ko siya na wala mo ng airbox. Sige, di, ganyan may kain na. Gawin tayo. Okay, guys, yan. Yan, dinibilid lang namin yon para yung pressure. Magkahangin siya eh, dahil nagtanggal tayo dito sa kanyang ano. Okay. Ayos. Kuha. Yan, guys, tapos na tayo, guys. Okay.